ilang mga beses, so sobrang tagal kong hindi nakapag-vlog. Kaya yun ako parang tinatry mag-intro ng hello, gano'n, mga gano'n, what's up, babe, gano'n. Nabubulol ako mga beses, so sobrang tagal kong hindi nakapag-vlog. But anyway, nandito tayo sa ating lumang bahay. And alam ko, nakapag-post ako ng bahay update, parang a month and a half ago na ibibenta tong bahay. Actually, naibenta na po siya after 15 days on the market. Medyo nangarag pa nga ako no kasi ang hirap pa na magbenta ng bahay mga bes. Ang konti ng showing request ko. Siguro nang naipost siya sa market, para siyang marketplace ng mga bahay. Para mga real estate. Ang konti ng request ko siguro mga lima lang yung nag-request or anim mga ganun. And then finally sa ika-lima o anim na pumunta, ayun na. May nagkagusto sa bahay and tinanggap ko agad yung offer na hindi naman nalalayo sa price list ng bahay na inilista ko. Mas mababa pero hindi naman nagkakalayo. Kaya ginrab ko na yung opportunity kasi medyo bumababa na yung house sale dito sa Calgary. Dito sa Mahogany, medyo okay pa naman yung bahay dito, yung pagbebenta ng bahay. Pero nakita ko sa mga kapitbahay namin na nagbebenta, hirap na rin sila magbenta. Kaya yung iba, ang ginagawa nila, pinaparentahan nila. So ako, siniberte ako na, ayun, after 15 days on the market, is napagbenta na. So ngayon, 2 days from now, mga besh, is lilipat na tayo sa bagong bahay. It's our possession day. Pero, transfer of funds pa lang yun dahil, tawag dito, dahil sa parang ano kasi yun eh, parang holiday dito sa Canada. And after the next day, ayun na yung lipatan ng bahay talaga, as in yung transfer of keys na. So doon na ang bonggang lipatan mga besh. Kung makikita nyo itong bahay ngayon, ang sobrang gulo kasi yung mga gamit sa basement is nilagay ko na dito sa taas ng bahay, para sa main floor, para pag nandito na yung ano, yung kotse namin ni Brian na SUVs, yung mga kaya namin ilipat na mga gamit is ililipat na namin ng bonggang bongga. Aside from that, nag-hire na ako ng movers ng October 3 at October 4 sila darating. And yung couch, yung malaki mga furniture tulad ng kama, yung aircon, yung portable AC, meron kasi kami portable AC, sila na yung magbibit-bit tsaka tong office table. Pero hindi ko pa alam kung saan sila ayusin. Pero excited ako ipakita sa inyo yung bahay kapag nakalipat na tayo. Pero ngayon, papakita ko sa inyo yung itsura ng bahay 3 days bago tayo mag-possession sa bagong bahay. Anyway, ito yung tsura ng bahay natin ngayon mga beshi. Ayan, ganyan siya kagulo. Diba, walang wala siya sa picture noong pinakita siya for listing. So ito na oh, nilabas ko na dito yung mga gamit namin sa pantry. Nandito pa yung pagkain ng mga dogs. And ito na yung kinakain ko the last few days, pero hindi ako pwede magluto. Kaya itong spam, nandito yan. Meron pang panghalo-halo dito na hindi ko na nakain. Ayan, tapos bumili ako ng high chair stool para sa bagong bahay. Green, medyo greenish siya in color. Lagay ko dito sa, ayan, sa picture dyan, yung gilid ng magiging itsura niya. Pero ano yan, pair yan, so apat yan, mga beshi. Tapos believe it or not mga besh, ito is regalo pa to noong housewarming noong bahay na to noong 5 years ago. So, sa mga hindi nakakaalam, 5 years ago ko na to nabili tong duplex na to. And I'm so happy kasi lilipat na tayo sa bahay na gusto ko kasi para kay na mommy at daddy. So, ayan. Ito yun. Ayan. Tapos bumili ako ng ganito sa bakit ako sa inyo yung nabili ko sa Amazon. So, bumili din ako ng rings. Itong rings na to. Oh. Kasi black yung ating bongga sa ano eh. Sa bagong bahay natin sa May Seaton. Which is malapit lang naman sa hospital na pinagtatrabuhan ko. Ito malapit din naman itong Mahogany sa hospital. Siguro mga 7 minutes. Tapos yung Seaton 5 minutes. Parang eklabul na paglipat, di ba? Ito. Ito yung binili kong dali lang. Mag-isa lang kasi tayo dito sa bahay ngayon. Kaya manghirap mag-vlog ng mag-isa. Pero ito ay dishwashing rack na pwede mong ilagay. Na ba yan? Manghirap mag-vlog na. Ay, nahulog pa yung camera. Ayan, yung dishwashing rack. Pinakita talaga. Ayan yung rack na yan.
lagay ko ito yung picture dito sa gilid. Kasi ayoko nung yung rack na nakalagay pa sa... Yan, ayun lang. May mga commotion dito, besh, yung mga nahuhulog yung mga gamit. Ayoko yung rack na nakalagay sa taas ng countertop. So, ito yung pinili ko para hindi cluttered. Pwede mo kasi siyang ilagay sa sink. Sa mismong sink, pwede mo siyang igilid din. Ayun, no? Ayan siya, oh. Diba? Nakaka-declutter lang ang itsura. Alam mo naman ako, minimalist. Minimalist, pero ang daming gamit nila, mudra at pudra. Ito, meron tayong pa Christmas light dito. Ito yung pang vlog natin. Ito, nilaban ko na to mga beshi. May isa pa akong ganito na bago. Kasi meron tayong 3.5 baht sa bagong bahay. As itong slow cooker, na regalo pa to noong... Nag-housewarming tayo 5.5 years ago. Ito yung mga books ko. Mahilig ako sa mga... Ayan, sa mga... true crimes. Ayan, ayan. Mga patayan, mga ganyan. Ayan. Sa mga di nakakaalam, mahilig po ako sa books. Akala nyo lang, ganto-ganto lang tayo. Pero mahilig po ako magbasa ng books. Yung iba ko pong books is naka-box pa. Yung iba ko pong books is nabasa ko na. Ibang books is mga eklabu. Ito is binili ko for showing, pero pwede na rin yan, yung mga tropilo na yan, gagamitin na yan sa kabilang bahay. Ayan, ang dami, diba? Ang dami pa, ang dami. Ito is, dadalhin namin yan, tsaka itong chair na to, kasi ayaw, gusto ko sanang ipaiwan yung ibang mga gamit dito sa bahay. Pero sa ayaw nung bumili, ang gusto niya lang, ang sabi niya sa akin, ang gusto niya lang is itong TV. So, iiwan ko itong TV na nakamount dito. Ayan o. Ayan o. Iiwan ko siya dyan. Tsaka itong table, kasi nagustuhan niya itong table. So, yung table na yan, actually, maganda siya. Puti yan o. Puti. Tapos itong chairs. Ayan, iiwan ko din yan kasi nagustuhan niya yan, sabi niya. And then, ito is iwan yan. Ay, sorry, dadali namin yan. Ayan pa yung air purifier sa akin na sponsored ng Dream Egg. Thank you, Dream Egg. Ang ganda niyan. So, to. Nandito na lahat ng mga U-lights namin na nakokontrol. Actually, U-lights to. Nilagyan lang namin dito sa box ng Eklabu. Pero nakokontrol yan ng Alexa or ng phone mo. Kasi kapag wala ka sa bahay, ang kinaganda ng U-lights, kunwari wala ka sa bahay, pwede mo siyang kontrolin. Na pabuksan mo, kunwari, parang kunwari may tao sa bahay, ganun ganyan, di ba? Kaya bongga yung U-lights. Kasi no, just pag tinatamad ka, kunwari gusto mong buksan yung ilaw sa basement, ganun. Alexa, ganun, buksan mo yung ilaw, ganun. Tapos itong mga halaman, syempre dadalhin namin, pero namamatay siya sa akin, girl. Kasi siguro parang walang tao dito, parang nalulungkot siya. Although dinidiligan ko naman siya, namamatay siya. Siguro namimiss niya si Mami. Si Mami kasi taga-alaga ng ano dito eh. Ayan, medyo magulo. Ito, nalinis ko na ulit yan, pero pupunta ulit ng cleaner dito para maglinis ulit, move out clean, ng October 6 or 7 yata. Ito, nalinis ko na rin tong pantry, na empty ko na. Ayan. Nalinis ko na rin yan. Ito, ilang beses ko na rin itong nalilinis para hindi ka naman nagagamit itong banyo na to. Pero, ayan, linis lang ng linis hanggang sa malinis na siya ng todo-todo. Tapos ito, in-empty ko na rin siya. Ayan, wala na rin itong laman. Ayan. Ayan siya na magulo ah. Magulo talaga siya yung bahay natin. Ito, ang dami ko pa. Ito man, empty ko pa ito eh. Ang dami pa oh, may crackpot pa doon. May crackpot kami dito. May crackpot pa kami sa bahay ni Brian. Ayaw naman ito ipamigay ni Mami kasi nga, parang may sentimental value yata sa kanya yan. Ito yung aming air fryer. Tapos ano pa bang dapat natin i-declutter dito? I-declutter pa natin itong mga yan. Ano, sus ko. Alam niyo, parang, ay, naku po girl. Tapos ito pang fridge natin. Ayoko na magluto. So, ayan. Ayan na rin natitira natin. Yung hotdog, yung pasta, and ito. Nalinis ko na yung mga trays. Ito. Ito parang hindi pa yata. Pero malinis na yan. Ito nga, malinis pa yan. Oh. Nalinis ko na yan.
Linis, 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 linis na yan. O, oh, diba? At ito hindi pa. Pwede ko ito nalinis. Madumi. Pero lilinisin ko ulit yan. Ayan. So, ito na-empty na ito eh. Na-empty na yan. Malinis na din yan. At saka itong ilalim. Ayan. So, punta naman tayo sa basement kung saan nando doon ang Warlaloo. Ay, nakaka-excite! Diba? Excited na ba kayo na makita yung bahay? Ito tour namin kayo sa next na bahay natin. Magkakaroon tayo ng empty house tour. And dami namin ano, fake na plants. So, mahilig ang lola mo sa fake na plants. Kasi nakaka-add siya na parang ang sarap sa mata, diba? So, dito tayo sa basement. May mabibigla kayo kung gaano pa kadami yung gamit namin na accumulate over the past 5 years. Ayan pa yung damit ko, mga besh. Ito pa, ang dami pa namin gamit, mga besh. Hindi ko alam kung paano namin siya bibit-bitin. Pero kaya kayo nag-hire na magbibit-bit. Kasi nga, si Mami Daddy matanda na. Ako, busy sa work. Tapos si Brian, medyo eklavo na. So, huwag na natin pahirapan ang mga sarili natin, mga besh. May massage bed pa kami dun, oh. Tapos itong, ano? Ayoko naman siya ipamigay. Kasi ginagamit din ni Mami Daddy yan eh. As bumili ako ng Dyson noong first week yata ng September, binili ko na siya. So ginagamit ko siya sa taas. As napansin niyo dati, may backdrop yan kung saan ako buksan natin yung ilaw. Ayan. May backdrop dito, tinanggal ko na. Kung saan ako nagva-vlog. Tapos may upuan dito. Pinamigay ko na yung upuan. Tapos yung iba tinapon na namin. So, ito empty na to eh. Itatapon lang yung box na yun. Tsaka itong box na to ng AC. Portable AC. Yan, empty na rin yan. Tapos ito, ayan, konti na lang yan eh. Ay, di ko alam kung konti ba siya or nag-ano lang talaga ako. Parang in denial ang lola mo. Anyway, akyat tayo. Akyat tayo ng bahay, mga beshi, no? Akyat tayo ng second floor. Akyat ako sa inyo ang progress ng second floor. So, second floor, ang progress is ito. Kailangan ko pang linisin ulit yan, yung carpet clean. Ito kinamamit daddy, ito empty na yan, malinis na yan. Parang maingay dun. Ano yun? Bakit may... Hala? Anyway, sabi ko, biglang tumutulog yung laptop ko. Ito, yung walk-in natin. Mabilis na lang yan. Tanggalin yung mga gamit ko. Ito, kinapit ko ulit yung AC kasi ang init. Ang init kahapon. Ano nakarang mga araw, okay naman siya. Ito yung likod natin, konting linis na lang yan, mga besh. Diba? I-cut ko yung grass. Tapos yung banyo. Ayan na tsura. Kasi ako na lang gumagamit eh. So, itong kinamamit daddy. So, as I've said, ito papa move ko yan. Kasi di ko na kaya magbit-bit. And then, ito rin. Kasi solid wood siya. Papa move ko yan. So, yun yan. Kinamamit daddy. Tinanggal ko na yung cortina. Ay, malinis na yun eh. So, ayan. Ugutin na natin ito. Sayang yung amoy. Ayan, so, nakaka-excite, grabe, na bagong bahay na naman, pero nakaka-stress. Dali lang, medyo madilim mga beshi. Nakaka-stress din, no? Naranasan nyo na bang maglipat?
mga beshi, paki-comment down below. Kasi, tapos ko mga beshi, kung alam nyo lang yung dinanas ko kanina. Kanina lang ako nag-sign ng papers with my lawyers. Biruin nyo, kanina lang. And sabi pa nga nila, Ryan, kasi nagkaroon ng problema within my lawyers and then my mortgage realtors, para mga ganun. Kasi nga parang hindi naman nila ako inasikaso ng maayos. Very last minute, doon lang nila ako inasikaso. Kasi nga, parang, ewan ko, di ko alam kung may miscommunication ba between me and them o hindi lang sila nakikinig sa akin. But, fortunately, naging mabait naman yung lawyers ko with a developer na pinagbilang ko ng bahay at naayos nila. Ang hinihintan lang nila ngayon is yung conveyance letter from the real estate agent na ng bahay na to na binenta ko. And ayun. So, nag-sign ako ng papers kanina. And I'm happy naman with the amount of sale na nakuha ko dito sa bahay na to. And ayun, is nagdagdag ako ng down payment ng additional 20% towards my mortgage sa bagong bahay. Which is good. Para hindi na ako mamoblema ng, alam mo yun, hanggang sa sus ko, baka mamaya ugod-ugod ako, nagbabayad pa ako ng mortgage, diba? And ayun, so, babalitan ko kayo in my next vlog kung ano na ang mga susunod na kabanata. Itatry nating i-vlog ang ating first step sa bagong bahay. Actually, nakapag first step na kami noong deficiency check. Kasi sa Canada, bago ka mag-receive ng keys, i-deficiency check mo pa yan weeks prior to your possession. So, may kasama mo yung parang developer, yung parang ano nila, parang assistant nila or taga-check, gano'n. Isa-isa yan. Pati ultimo dingding, ultimo kutkut sa dingding, backpack, ilalagay mo siya ng tape para malaman nila na kailangan nilang ayusin yun. I-check mo yung lights, i-check mo yung fans, i-check mo yung exhaust, i-check mo yung lahat ng appliances, yung, except for furniture, kasi walang mga furniture doon. I-check mo yung mga bulbs, kung gumagana, yung basta halos lahat. So, naging smooth yung experience ko with Brookfield. And, wala akong masabi sa deficiency checks namin kasi napakaganda. And I'm just looking forward sa magiging itsura niya. Kasi nga, after nung deficiency check namin, noong last week, hindi ko pa nakikita yung bahay. Ayun. So, wag kayo mag-expect na may garage na yung bahay kasi yung garage, hindi sila nagpa-provide ng garage noon. Yung developer ng bahay. So, yung garage is pagagawa ko right away dahil ayokong mag-park sa harap. Ayoko ng, lalo na the snow, diba? Tapos nag-yellow pa dito. So, mahirap na. So, ayun. So, ngayon na natapusin yung mga vlog ng mga besi. Anyway, I'm so glad nakita ko kayo ulit. And hopefully, ma-push natin tong bahay, diba? I'm so excited. I'll share sa inyo yung bahay. Bye muna!